Magsiawi tayo ngayon ng papuri sa Panginoon. Magsiawit sa Kanya ng Alleluia. Magdiwang Kanyang bayan sa Diyos na may lalang, pagkat sa atin ay binigay pag-ibig at buhay. Magsiawit tayo ngayon ng papuri sa Panginoon. Magsiawit sa Kanya ng Alleluia. Ialay natin ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng may sakit, lalo na ng may COVID-19. Sa paghupa ng pandemya sa buong mundo at sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ng yumaon nating mahal sa buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, kawan mo kami. Kristo, 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 kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig
ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat do'y naglayag patungong Sipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami, iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos na dakila, purihin ang mga bansang
Tinipon ng Diyos bilang kawan niya sa awa niya't pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At maligayang pagdating po dito sa pambansang Dambanan ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang ating Birhen ng Antipolo. Malinaw ang sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita na hindi siya naparito upang hatulan tayo, kundi para tayo ay iligtas. Ibinigay na niya ang lahat ng kailangan nating gawin upang tayo ay maligtas, at patuloy niyang ibinibigay ang biyaya upang magawa natin ang halimbawang kanyang iniwan. Kaya naman sa kabila ng lahat ng ating mga nagawa sa buhay, lakasan natin ang ating loob. Sapagkat sinasabi na ni Jesus, hindi niya tayo huhusgahan, kundi ibibigay niya ang ilaw upang ang buhay natin ay makatungo sa tamang landas. Siya ang ilaw, at ang kinakailangan lamang natin ay patanglaw sa kanyang ilaw upang pasulong tayong makahakbang papalapit sa Diyos. Kaya naman, ang relasyon natin kay Jesus ay hindi relasyon ng takot. Takot na nagmumula na huhusgahan niya tayo kapag tayo ay nagkamali at nagkasala. Tayo ang madalas na humuhusga sa ating sarili, at ang ating kapwa ang madalas na humuhusga sa atin at hindi ang Diyos. Ang relasyon natin kay Jesus ay relasyon ng pag-ibig, na sumusunod tayo sa Kanya dahil ayaw natin siyang saktan, dahil minamahal natin siya, at hindi dahil takot tayo sa Kanya at alam natin na sa kabila ng ating nagagawa sa buhay, siya ang tanging hindi manghuhusga sa atin.
kundi tapat na patuloy tayong minamahal at binibigyan ng pagkakataon upang tahakin ang landas ng kanyang pagmamahal. Ganito ang relasyon ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Isang relasyon na nagpaparaya, nagbibigay ng pagkakataon at umuunawa. Hindi relasyon ng takot, hindi relasyon na napipilitan lamang na sumunod sa Kanya. Sino ang huhusga sa atin pagdating ng dulo ng lahat? Walang iba, kundi ang sarili lamang natin. Kung ano ang mga pinili at pinungo natin sa buhay. Kaya nga sinasabi ni Jesus, ang kanyang mga salita ang hahatol sa atin sa dulo ng lahat. Sapagkat ibinigay na niya ang lahat ng pagkakataon at patuloy niyang ibinibigay ang lahat ng biyaya. Ngunit kung patuloy nating pipiliin ang dilim kaysa sa liwanag ni Kristo, tayo na ang humusga at nagdala sa ating sarili sa kapahamakan ng pinili nating talikuran, huwag pakinggan at huwag sundin ng salita at halimbawa ni Jesus na siyang ilaw natin sa paglalakbay na ito sa ating buhay. Mga kapatid, malinaw at nililinaw sa atin ni Jesus, hindi siya mapanghusga. Hindi siya ang huhusga. Sa katotohanan, siya pa nga ang nakaiintindi at paulit-ulit na nagbibigay ng pagkakataon. Kaya lamang tayo ang pumipili. At hindi niya tayo pipilitin sapagkat ang relasyon natin sa Kanya ay hindi takot, kundi pagmamahal. Sana makita natin ito sa ating buhay. Hanggat hindi nagiging relasyon ng pagmamahal, ng pag-ibig, ang relasyon natin kay Jesus, kung patuloy nating pinangahawakan na ang relasyon natin sa Kanya ay dahil takot tayo, na tayo ay uhusgahan pagdating sa dulo ng lahat, hindi tayo makasusunod at makapakikinig sa Kanya ng tapat. Hilingin natin sa misang ito na ang relasyon ng takot na meron tayo sa Diyos ay mapalitan ng relasyon ng pagmamahal at pag-ibig. Sapagkat malinaw na sinasabi sa atin ni Jesus, hindi ako naparito para husgahan kayo. Naparito ako para iligtas kayo. At ang kinakailangan lamang nating gawin ay tahakin ang ilaw, ang halimbawa na ibinigay sa atin ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay, subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos, kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo,
Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanya pinakaabang kapatid. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus, naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Sa katahimikan ng ating puso, ilapit natin sa Diyos ang iba pa nating pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y dininig. Hindi pinagkait ang aking kaligtasan, pag-ibig mo sa akin. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siyaring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampo upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis naming Santo Papa at ni Francisco na aming obispo, sinoli ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ngayon ay maglakas loob tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka.
sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa, at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi, na inihahayag ng aking puso, na ibinaba ng kalalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal, aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking iniintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal
ang aking buong pagkatao at ako'y samaan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Amen. Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19. Nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mabukasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtawnawa nila ang mabuting kalusugan. Hingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, pagpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At pag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malulhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagbagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.